Napakarami nga naman ang bagay sa mundo ang hindi pa natin alam. Katulad ng lamang ng kakaibang panganganak ng iba't ibang hayop at insekto. 10 kakaibang panganganak ng mga hayop. Pero mga kachika, bago tayo magsimula ay mag-subscribe na kayo sa aming channel at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa aming mga video. Number 10, Seahorse. Karaniwan nga naman, ang babae ang nabubuntis at nanganganak. Ngunit, ang seahorse ay tanging kakaiba sa mga uri ng isda. Dahil pag ang babaeng seahorse ay nabuntis, ang mga itlog na dinadala niya ay kanyang ipinapasa sa lalaking seahorse. Inilalagay ang mga itlog sa espesyal na bulsa ng lalaking seahorse at sa loob ng 9 to 45 days ay dinadala niya ito hanggang siya ay manganak. Kapag naman manganak na ang lalaking seahorse, ay binubuksan na niya ang kanyang bulsa at unti-unti niyang nilalabas ang mga baby seahorses. Ang average na bilang ng kanyang nagiging anak ay 100 to 1,000 seahorses. Number 9, Suriname Toad. Ang Suriname Toad ay isang uri ng amphibia na makikita sa South America. Ang uri nito ay gaya ng normal na palaka, ngunit flat ang katawan nito. Kakaiba ang Suriname Toad sa paraan ng panganganak. Dahil ang mga itlog ng babaeng Suriname Toad ay dinedevelop hindi sa loob ng katawan nito, kundi sa kanyang likuran. May mga espesyal na mga butas ang kanyang likuran na siyang pinaglalagyan ng mga itlog hanggang sa ito ay ma-develop. Pagkatapos ng 3 to 4 months, nagigisik na ang mga anak ng Suriname Toad at gumagapang ito palabas sa butas ng likuran ng nanay na toad. Number 8, Kangaroo. May 69 species na kangaroo sa buong mundo at ito ay makikita sa Australia, New Guinea at sa mga kalapit na island nito. Ang mga babaeng kangaroos ay may espesyal na bulsa din para sa kanyang mga anak. Ang mga kangaroo ay pinapanganak pagkatapos lamang ng isang buwan. Ang laki ng bagong panganak na kangaroo ay mas maliit pa sa 1 inch. Ito ay gumagapang sa loob ng bulsa ng nanay ng kangaroo, gamit ang dalawang paa nito sa harap. Pagkatapos ng 190 to 195 days, saka pa lamang ito maaaring lumabas at umalis sa bulsa ng nanay na kangaroo. Pag ito'y malaki na at kaya nang makatayo mag-isa. Number 7, Anaconda. Ang anaconda ay isang uri ng reptile. Karaniwan ang mga reptiles ay nangingitlog. Ngunit ang mga anaconda ay tanging kakaiba sa lahat. Ang anaconda ay ovoviviparous reptiles, na ang ibig sabihin ay sa kabila ng pagiging reptile nila, ay pinapanganak nila ang kanilang mga anak ng katulad sa mammals. Nagpo-produce ang mga babaeng anaconda ng mga itlog ngunit ito ay napipisa nila sa loob ng kanilang katawan. Ginugutom muna nila ang kanilang sarili sa loob ng 7 months habang buntis. Pagkatapos ng 7 months, ito ay nanganganak ng mahigit 40 anaconda na kasimbigat na 30% ng katawan ng nanay na anaconda. Number 6, Sea Urchins. Ang sea urchins ay parang bola na puno ng mga spines sa katawan upang sila ay makasurvive sa dagat. Nangingitlog ito ng mahigit 2 milyon pero hindi ito lahat nabubuhay. Ang mga lalaking sea urchins ay naglalabas ng malaulap na sperms sa dagat. At ang mga babaeng sea urchins naman ay nagre-release ng madaming eggs. Ang mga ito ay mga future baby sea urchins nila. Sa loob ng ilang oras, ang mga fertilized eggs ay nagiging maliliit na bilog at pag ito'y lumaki, ang shape nito ay nagiging lunar lander na lumalangoy sa dagat ng 3 linggo. Pagkatapos ay dinedevelop nila ang kanilang katawan hanggang sa magkaroon ng mga spines ito. Number 5, Jackson's Chameleon. Karaniwan ang mga hayop ay nangingitlog o kaya naman ay nanganganak ng normal. Ngunit ang mga Jackson's Chameleon ay may kakayanang gawin ito pareho.
ang bilang ng kanyang nagiging anak ay 8 hanggang 30 sibling. Ang mga babaeng Jackson's Chameleon ay dinadala ang mga itlog sa loob ng kanyang katawan. At dito na rin niya ito pinipisa. Pagkatapos naman ng 5 to 6 months ay sa kanya ito ipinapanganak ng normal. Number 4, Yellowhead Jawfish. Ang mga yellowhead jawfish ay karaniwang ulo lang o upper body ang kanilang pinapakita. Dahil ang kanilang buntot ay madalas nilang binabaon sa buhangin sa dagat. Ang mga lalaking yellowhead jawfish ang siyang nagdadala ng mga itlog sa loob ng kanyang bibig. Ito ang paraan ng lalaking yellowhead jawfish upang ingatan at protektahan ang kanyang mga anak. Dahil kaya niyang lumangoy, daladala ang kanyang mga anak na nasa bibig niya. Number 3, Sluts. Ang mga sluts ay nananalagi na nakasabit lamang sa puno. Sila ay matatagpuan sa South America at Central America. Ang slut na tawag ay galing sa word na slow. Dahil ang mga slut ay kilala sa pagiging mabagal na metabolism nito. Ang babaeng slut ay nanganganak na nakasabit sa kanyang mga kamay at paa sa sanga ng puno. Kapag naipanganak na ang baby slut, ito ay nakahawak sa balahibo ng nanay na slut at gagapang papunta sa dibdib nito na tila magkayakap ang mag-ina. Number 2, Velvet Spider. Ang mga Velvet Spider ay gumagawa ng special na tirahan para sa kanyang mga anak. Gaya ng pagbuo ng spider web, ang Velvet Spider ay gumagawa ng cocoon sa kanyang paligid kung saan dito siya ay mangingitlog na aabot hanggang 80 eggs. Pagkatapos ay bubutasan niya ng maliit ang cocoon para dito lumabas ang mga napisang itlog. Pero bago yun, ang Velvet Spider ay mananatili muna sa loob ng cocoon ng 2 weeks upang dito niya pakiinin ang mga napisang itlog hanggang sa maging independent ang mga ito. Number 1, Whales. Ang mga whales ang pinakamalaking uri ng mammals sa mga hayop. Gaya ng mga mammals, ang mga whales ay ipinanganganak ng normal. Tinatawag naman ang mga baby whales na calf. Pagkapanganak sa calf ay agad itong inaangat ng nanay paitaas sa tubig upang ito'y makahinga sa unang pagkakataon. Pinapainom naman ng nanay na whale ang kanyang anak ng 54% na fat milk sa loob ng 4 na buwan. Hanggang sa lumaki na ang kanyang anak at kaya nang kumain mag-isa. Nagustuhan mo ba ang video na to? I-click ang subscribe button at notification bell para maging updated ka lagi sa aming mga video. At syempre, huwag kalimutan mag-like, comment, at share ang video na to.